dito ako ngayon, voluntary ako, kahit na ako lang mag-isa. Hindi ko na kailangan ng tulong ng general kung ayaw nila. Ang nakapanlulumo lang ay hindi ko masikmura ang ginawa ng PNP sa Davao. Nasayin ako ng Davao 1991 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan. Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay flag member pa. Human rights lawyer. Kalaban ng dating Tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Ngunit, nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang flag lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Tito. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Attorney Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Hindi ko na rin masabi dahil kaibigan ko na yung iba. Ito ang tunay na nangyayari sa Davao. Since that time, gusto namin sana na maging peaceful ang Davao. Dahil nung panahon nang nandun kami, ang platoon ng NPA ay nagmamarcha sa downtown. Hindi mapigilan ng local government at hindi mapigilan ng mga tao. Ano ang nangyari? Yung mga nagtra-traffic na pulis sa kalsada ay binabaril ng mga Sparo unit, kinukuha yung baril. Ito ay agaw armas dahil ang mga NPA ay kulang sa armas. Ngayon, tahimik na ang Davao, hindi lang dahil sa nandun si Tatay Digong, hindi lang dahil sa tulong niya. Ito ay dahil sa tulong ng sambayan ng Pilipino sa Davao. Ngayon, bakit ang mga pulis binawalanghiya yung mga tao sa Davao? 23 years ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa aking assignment. Ay, hindi ko na rin masabi kung ano yung mga nagawa namin. Baka mag-alit sa akin. Pero ang ginagawa namin ay hindi pag-aabuso. Ang ginagawa namin ay para sa taong bayan at para sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang ating lahat, kailangan ng ating kapulisyan. Nandito naman yung iba. Makinig naman kayo. Sundin natin ang tamang pagpairal ng batas. Dahil kung hindi sa tulong ng armed forces mo, hindi kayo nagiging matinong mga pulis ngayon. Maliban doon sa mga wala balasubas ng mga pulis at kilala ninyo. Ito rin ang masasabi ko sa aming tagal doon sa Davao, isa lang ang may mention ko. Ito ang nangyari kay Pastor Tibuloy. Si Pastor Tibuloy ay kilala namin doon. Wala siyang ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia. Hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga MPO kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya na. Doon sa 10 taon doon sa Davao, ay hindi namin nailagay sa order of battle ang pangalan na ni Pastor Apollo Tibuloy. Na nagminisa siya sa Agdao. Ang Agdao noong panahon na yon ay tinatawag na Nicaragdao. Hindi makapasok ang mga pulis doon
dahil ang nabansagan na sila ng mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marine under kay Colonel Piason. Oo. Noong naging acting mayor si Tatay Digong ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang pag-ubihan po. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful ang Davao para magawa ko na ang tama kong trabaho. So nakipagtulungan kami. Merong isang sikreto na ito hindi alam pa ni Tatay Tito. Siguro kailangan natin naging marami rin kalaban si Tatay Tito. Parang maraming kalaban si Tatay Tito sa Davao. Dahil nga, siya ay anti-government. Ang Davao ang number one na anti-government area sa buong Pilipinas. So, para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama ay Tatay Digong. Ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno ang mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng mga personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. Dalawang tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon eh. Magbantay ng tamang pagpapatako ng katahimikan. So yun lang po ang inaano ko. Dahil sa nangyari ngayon sa KOGC, hindi ko na masikura ang ginawa nila na paglabastan sa mga parishioners ng KOGC. Yun lang po. Maraming salamat.